ako nahilom. Sugatapang ka talaga ng nakatuhod. Kaya nangitim talaga yung tuhod ko. Sobra tapos ang sakit ng mga likod ko. Hi mga langga! Ayan, kamusta po kayong lahat? Nandito yung mga bata sa likod. Say hi girls! Hi. Summer! Hi! Hi Baba! Hi! Ayan, hindi namin kasama si Ben ngayon kasi meron pa siyang sakit. Hindi siya magtatrabaho ngayon. Ngayon pala ay Wednesday ngayon. So, pangalawang araw niya lang hindi bumalik sa work kasi namamaga pa rin yung kanyang gums. So, magpapahinga lang siya at ngayon ay dadalhin ko yung mga bata saglit sa park para magkaroon siya ng tahimik na umaga kasi ang ingay ng mga bata. At saka, ilang araw nang nakakulong yung mga bata sa bahay. So, ayan, maganda yung panahon kaya dadalhin ko muna yung mga bata sa park. Ayun, si Ben lumabas. May sasabihin yata. Ayun, si Ben. Doing? Ano kaya sasabihin na to? Magbababay. Say bye bye to daddy! So, ayan, alis na muna kami mga langga. Bye-bye. Have fun. Baka she's been looking for you. She said, where's daddy? Summer. Probably when you get home. Yeah, oh, sige, alis na muna kami. Ito yung pinakamalapit na play area sa amin. Fence siya. So okay lang, safe para sa mga bata kahit malapit sa highway. Good job, Emba, Ava. Hindi na magtutulak si Mami. Ayan. Ang sweet ng kambal minsan din. Tutulungan din sila. Huh? Sa trees, nak. Oh, ayan. She's tired na daw, anak. Okay. Slide daw sila together. Wow, good job, girls. You did it. Mommy. Me too, Mommy. Me too, wait for me. Wait for Emba. Wait for... Who's that? Emba. Emba. At the back of Ava. Ready? Ready? Okay, ready? Yeah. Ready? One, two. Masikip pala, masikip. I'm too big. Masikip pala para masikip pala kami tatlo. Okay, we'll wait for Summer, Nak. We'll wait for Summer. I hold this rope. Emma, you're gonna climb up. You can get down. Hold tight, anak ha. Mommy. Coming. You can do it, Summer. Mommy, yeah, good job, Summer. Just hold tight, anak. Hold tight. I'm happy. Help you. Nastuck ka na. Mommy, I'm zombie.
Okay, dalawa daw kami ni Summer. Ako nahihilo. Nahihilo ako. Teka, Summer. Hindi ka nahihilo na? Ako nahihilo. Hindi kami makaalis. Hindi ka nahihilo? Push you again. Okay, ready? Yeah, kakain muna kami mga langga. Kakatapos lang umiyak ni Emba kasi water first anak, nadapa. So, yan, umiyak. Malikot eh, sabi ko umupo na. Okay. Meron akong dalang konting pagkain para sa mga bata. Prutas lang yung dinala ko. Kasi uuwi na rin kami pagkatapos nito. Tayo dito ang apple, mandarin at saka banana. Sit down na, Ava na, sit down. Okay. Yay! Uy. So si Summer, hindi na siya masyadong inuubo, pero itong next naman na inuubo ay si Ember naman. Buti si Ava hindi pa nahahawa. Sana wag hawaan kasi hindi sila makatulog ng maayos sa gabi kapag inuubo at sinisipo, lalo itong si Summer. So kagabi medyo nakatulog naman kami na maayos kasi si Summer, ayan, nakakahinga na ng maayos sa gabi. What's that? Ito si seeds. May say hi to titas? Ang titos, say hi. Hi. Say kain po. Kain po. Good girl. Daddy. Nagutom. Drink water, please. Sinusundan ni Summer yung ibon. Yung magpay na pinakita ko sa inyo dati, yung ganyan. Nangahabol yan ng tao kapag meron siyang itlog or inakay, nangahabol yan sila. Pero ngayon, panahon ngayon, wala pa. Hindi pa yun sila nang habol. Summer, stop! Na, come here! Yeah, come here, come back here. There's cars on the road, oh. Ngayon, hindi pa yun sila nangahabol kasi, wala na sila mga inakay. Oh, let's go! Magpies gone! Hi. Mga langga, uwi na kami. Ayan, alas 11 na pala, kailangan pa natin magluto ng tanghalian at saka naghihintay na rin si Ben. So ayan, dalhin na natin itong mga bata sa bahay. Mainit na rin dito sa park. So, girls, you ready to go home? Yeah. Okay. Hold hands, ha? Go! Sige, hinila na lang si Summer. Na scared daw si Summer. Okay, let's go. And mommy, but, this one have another baby. Yeah, that's in the hospital, anak. There's like 1, 2, 3, 4 mommies that are having babies. And another baby. And yeah, another baby. Yeah, lots of babies. It's baby. Oh, did you see the twin babies? Look at that one. Ayun, tena mo. Meron din siyang brown. Dito sa book na to, merong twin babies. White. Ayan. Kaya nakaka-relate din yung kambal. White. So yung book na to ay ano din siya, yung multicultural book kasi iba't ibang lahi yung nandiyan sa story. Mayroong puti, mayroong black people, meron ding Asian people. Yan. Kape tayo mga langga. Malamig na dito sa amin. Malapit na kasi mag-winter. Ako hindi ko talaga kaya ang lamig. Buti hindi kami nakatira sa may lugar na nag-i-snow. Kasi sigurado hindi ako makaka-survive. Yung lamig pa lang dito sa amin na sumasakit na agad yung mga buto-buto ko. Kasi hindi ko talaga kaya yung lamig.
So yung mga bata, ano, kakatapos lang magmerienda. Tapos nung paglabas namin kanina ng kwarto, wala si Mr. Pero naalala ko, sabi niya kanina umaga sa akin, pupunta daw siya sa kanyang kaibigan ngayong hapon. So baka nandun yun. At mga ano na siguro ang balik niya bago maghapunan. Hindi na siya nakapagpaalam sa akin kasi akala niya siguro tulog ako. So yun. Share ko pala sa inyo mga langga, kanina habang nagbabrowse ako ng Facebook, nagpapap yung memories na ano siya, 10 years ago memories. So year 2012. Tama, year 2012 kasi ako unang pumunta dito sa Sydney. So yung picture na tinag sa akin ng naging katrabaho ko noon, yun yung picture na kung saan naglilinis ako ng CR. I-share ko lang sa inyo langga yung naging unang-unang trabaho ko dito pagdating sa Sydney. Dito kasi sa Sydney, sa Australia actually, hindi sila basta-basta tumatanggap ng mga empleyado, na lalo na kapag hindi ka dito nag-aral. So, kung gusto mo ng magandang trabaho, kailangan mo talagang mag-aral dito sa Sydney. So, kahit nurse ka pa sa Pinas, hindi ka basta-basta magiging nurse dito unless na nag-aral ka dito. So, ayun, naghanap ako ng trabaho kasi, syempre, gusto ko meron akong sariling hawak na pera. Ayokong iasa lahat sa asawa ko yung mga gastusin ko, lalo na sa pansarili kong gastusin. At saka, syempre, pag may gusto akong bilhin or pangangailangan or di kaya gusto kong magpadala sa Pinas, ayokong laging nanghihingi sa kanya ng pera. So, at saka maganda rin yung may sarili kang hawak para komportable ka, at saka para walang issue pagdating sa pera sa mag-asawa. Una-una kong naging trabaho dito ay naging hotel cleaner ako. So, naglilinis ako ng mga ano, mga kwarto. Siguro ang minimum na nililinisan ko ay 12 rooms. Meron siyang banyo, meron siyang sala, tapos meron siyang balcony. So, kada araw naglilinis ako ng 12 to 15 rooms. Maganda din yung rate eh, kasi okay naman yung sweldo ko dito nung naging hotel cleaner ako. So, yun yung naging trabaho ko for 2 years. Tapos, naging school cleaner din ako. At after noon, nag-decide ako na mag-aral akong maging child care. So, nag-aral ako ng child care habang natatrabaho ako sa daycare center. So, ayun nga, hindi ko kinakahiya yung naging trabaho ko dito kasi dito naman halos lahat naman ng mga Pinoy na pumupunta dito, yun yung mga naging trabaho nila. Hindi madaling pumunta dito mga langga kung mapili ka sa trabaho. Kailangan pagdating dito, game ka kung anong trabaho ang available. Kailangan masipag ka, matiyaga ka, or else magugutom ka dito kasi sobrang mahal na mga bilihin, sobrang mahal na mga renta ng bahay dito, at saka yung mga travel expenses, food expenses, mahal. Kaya hindi basa-basa. Kaya kailangan magtrabaho ka at kahit anong, kahit tagalinis man niya ng banyo, tagalinis man niya ng rooms or ng school, ay okay lang yan kasi marangal naman na trabaho yan. So yun nga mga langga, no? Ilang taon kong naging trabaho yung pagkudkod ng banyo dito, pag-vacuum ng mga floor, paggagawa ng mga beds, at saka alam niyo ba mga langga, sobrang nangitim talaga yung mga tuhod ko kasi kailangan kong gumapang habang gumagawa ng mga beds, habang i-insert ng mga linen ng beds. So gagapang ka talaga ng nakatuhod, kaya nangitim talaga yung tuhod ko sobra, tapos ang sakit ng mga likod ko, at ayan, ang hirap-hirap ng trabaho. Pero nakayanan naman natin at nakapagpadala tayo ng pera sa Pinas every month. Pero ngayon hindi na kasi wala na akong trabaho at umaasa lang ako sa benefits galing sa gobyerno. Pero sana kapag nag-aral na yung mga bata ay makapagtrabaho na ulit ako at makatulong na ulit tayo sa ating pamilya sa Pinas. At ayan yung aking story mga langga, at ipagpapatuloy natin yan next time kasi ako ay magluluto na ng dinner. Are you ready for your dinner? Yeah! How hungry? Me! Okay. Dinner. Okay, eat your dinner. My carrot, yummy! Yummy carrots. Ayan. Kain na sila mga langga. So, yan yung kanilang dinner mga langga. Sausages, tsaka
steamed na gulay lang. So, kapag wala si Ben dito ay talagang madali ang luto lang yung ginagawa ko kasi maya-maya tinatawag ako ng mga bata or si Summer nagpapabuhat kaya kailangan madali lang yung mga niluluto ko. Yan. Yum! Enjoy na enjoy si Summer sa kanyang kinakain. Okay, ubusin nyo yan lahat yan ha and then you can have your... Okay. Yes, yogurt after dinner. Hey, I clean it. It depends if you finish all your dinner. Isang oras ko nang pinapatulog si Summer, ayaw niya pa rin matulog. So, ayan, lumabas na lang siya. At gusto niya samahan si daddy niya dito. Ganyan yan kada gabi. Tumatakas sa bedroom, tapos dito tatakbo sa daddy niya. Naghahanap ng kakampi. Hanggang sa makatulog na siya dito, tapos ililipat ko na lang siya sa bed. Ayan mga langga, tapusin na natin yung ating vlog ngayong araw na to. So, I hope to see you again next time. Maraming salamat po sa panonood. Ingat kayo lagi. Bye! Please like, share, and subscribe! Thank you for watching! Thank you!